Nung minsan po, merong isang kwento tungkol daw sa isang lalaki na nalulungpo sa alak. At pag siya ay nakakainom at nalalasing, siya'y nagwawala. Binubugbog niya yung kanyang asawa, inaabuso ang kanyang mga anak. Ito po mga kapitbahay, nakikialam na para tumigil siya, pati sila nasasaktan na rin. Lumalabas sa daan, naghahamon sa mga tao, isa po siyang perwisyo. At kahit na paano nila kausapin, kumbinsihin, ayaw pong tumigil sa pag-iinom. Naging very bad habit, bisyo nitong lalaki. Kaya naman po, naisipan nila na ipatulong itong lalaki sa pari. Papakiusap nila para magbago siya. So, they took the chance. Sinubukan po nila. Itong kanyang asawa, dinala niya yung lalaki doon sa pari. At sinabi nila yung problema sa kanya. Sabi po nitong pari, sige, bukas, magbalik kayo, kakausapin ko siya. Muwi sila, kinabukasan, bumalik po sila sa simbahan, hinahanap po nila yung pari, nakita po nila yung pari, siya'y nasa garden, at niyayakap po niya yung pong puno. Nagtataka sila, sabi na, Father, ang ginagawa mo? Ah, bukas, balik kayo, doon na lang tayo mag-usap, sabi niya. So, umuwi po itong mag-asawa. Kinabukasan, nagbalik po sila, hinahanap nila yung pari, sabi po nung naglalaba, nandun sa garden. So, pumunta po sila ulit doon sa hardin, nakita nila yung pari, nakayakap na naman, doon po sa puno. Sabi nila, Father, ano po yung ginagawa niyo? Ah, bukas na lang tayo mag-usap. Sige, umuwi na muna kayo. Umuwi na naman po sila. So, kinabukasan, bumalik sila, nahanap nila yung pari, wala na naman po sa opisina, sigurado nasa hardin. So, pumunta itong mag-asawa, nakita po yung pari, nakayakap na naman doon sa puno. At naiinis na po itong lalaki. Sabi niya, Father, ano ba yung ginagawa mo? Pabalik-balik na kami dito, bakit nakayakap ka dyan sa punong yan? Pagkatapos sumagot daw po yung pari, sabi niya, eh, hindi ako makaalis eh. Bakit hindi po kayo makaalis? Hindi ko nga alam eh. Bakit hindi ako makaalis dito sa pagkayakap ko? Father naman, sabi po nung lalaki, makakaalis ka dyan kung bibitawan nyo. Eh, ayaw niyong bitawan yung pagkayakap niyo sa puno eh. Doon po binitawan nung pare yung puno at nilapitan yung lalaki na lasenggo. Tingnan mo na, alalahanin mo yung sinabi mo sa akin. Hindi ka makakaalis kung hindi ka bibitaw. Kung gusto mong makaalis sa iyong bisyo, sa iyong kasalanan, kailangan marunong ka ding bumitaw. Paano tayo magbabago sa ating mga masasamang ugali? Paano tayo makakaalis sa buhay ng kasalanan kung tayo ay palaging nananatili sa pagkakasala, kung palagi nating nilalapit ang ating sarili sa pagkakamali? Kung ayaw mong bitawan ang iyong pagkayakap dyan, mananatili ka. Kailangan marunong kang bumitaw at kailangan ka rin yumakap sa Diyos. Yan yung pinapaalala din sa atin ng Diyos. Kung hindi kayo mananatili sa akin, hindi kayo mamumunga. If you remain in me, Jesus said, you will become fruitful. Bakit walang bunga yung iyong buhay? Bakit walang tuwa, walang saya, walang kapayapaan? Eh baka hindi ka naman nakakapit sa Diyos eh. Baka kung saan-saan ka nakakapit, bakit nahihirapan ka, nabitawan? Iwanan yan kasi pinipili mo pa rin manatili dyan. At ayaw mong lumipat at humawak sa kamay ng Diyos. Sabi po nila, we cannot change our future. Hindi po natin mababago ang ating kinabukasan. Pero, change your habits, you will change yourself, you will change your future. Gusto mong magbago ang iyong hinaharap, gusto mong magbago yung iyong sarili, kailangan mong baguhin yung iyong ugali. Kailangan baguhin mo yung mga araw-araw paulit-ulit na iyong ginagawa. Kung hindi mo babaguhin yung mga araw-araw at paulit mong ginagawa, yung mga nakagisnan mo, nakaugalian mo, mananatili ka pa rin kung sino ka. Diyan sa kasamaan, diyan sa iyong pagkukulang, diyan sa iyong kamalian. Pero piliin mo, baguhin mo, paunti-unti magbabago ka. Bakit napakahirap sa atin piliin yung mabuti? Dahil wala tayo pong will, determination, yung kagustuhan
Para magkaroon tayo ng lakas ng loob, kailangan din natin ng grasya ng Diyos. Kaya nga po, alam nyo, yung mga pumapasok sa rehab, yung sa mga gustong magbago, isa sa unang pinapaunawa nilang prinsipyo na walang iba pinakamalakas, walang ibang pinakamakapangyarihan kung hindi ang Diyos. If we would just rely on our own will, on our own self-determination, we will always fail because we are weak, we are imperfect. Meron tayong kagustuhan pero hindi natin ito na itutuloy dahil hindi tayo nakalapit, nakahawak sa Diyos. Magkakaroon ng kabutihan kung tayo lang ay lalapit sa Diyos. Magtiwala po tayo, matutulungan tayo ng Diyos. Bumitaw ka na yan sa iyong masamang ugali at humawak at magpahawak ka sa kamay ng Diyos.